Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng maruya. Napakadali lang din ito, isang cup ng flour, kahit anong flour. Then nilagay ko dyan ay 1½ cup ng water. Medyo makitubig pala tong ano na to. Itong flour na nabili ko. Harina lang po ito, hindi siya all purpose. So bali ang ginamit ko lahat ay 1½ cup ng tubig. Bago naging ganito siya. So may option ka dito kung lagyan mo ng asukal or hindi mo nalagyan ng asukal. Dahil maganda naman yung quality ng saging na saba na gagamitin ko, ay hindi na ako dito naglagay ng asukal. Or konti lang. Naglagay pa rin ng konti. Mga 2 tablespoon lang yun na asukal. Teaspoon kasi yung sukatan. Pero maganda talaga yung saging na nabili ko kasi parang hinog siya sa puno. Ayan o, tingnan nyo. So, nag-asukal ako ng konti kasi hindi pa siya ganun kahinog. Pero ito lang din talaga yung magandang saging kapag gagagawa ka ng maruya. Yung makakapal, bilog-bilog yung saging na nabili ko. Maano siya? Parang kinuha siya sa puno ng halos pahinog na. Ayan, di ba ang ganda? Nag-orange-orange siya. Tapos ganyan lang din. Hinalo ko lang na makoat siya ng harina na minix ko. Then pagkatapos ay sa ano ko siya ilalatag? Sa platito para maano ko, ma-arrange ko siya. Kasi pag sa mantika na ay di na ma-arrange. Yung iba naman na naggagawa sa amin, nilalatag muna yan sa dahon ng saging. Saka ipinapatong dyan sa ilinulubog dyan sa mantika. So ako dito na lang sa mga platito. Yan. Itong mantika nga pala na to, ito pa yung pinaglutuan natin ng banana cue. Kumbaga used oil siya mula sa banana cue. Kaya bumubula. Pero simula naman talaga nung ginawa ko yung banana cue, talagang nagbubula na naman siya eh. Di ko nga alam kung bakit mabula tong oil na nabili ko. Siguro mayroon tong sabon, joke lang. Para siyang may ganyan, no? Mabula na mantika. Pero ayos lang din, wala namang effect sa lasa kasi vegetable oil yan na nabili ko lang naman sa Dali. So, yung iba malamang di alam kung ano yung Dali. Ano yun, parang mini mart, grocery na mura dito sa lugar namin, napakarami. So ipiprito lang natin tong saging na to hanggat sa mag-golden brown siya para maganda naman yung kulay at luto na talaga siya. Ang tawag nito sa iba, paypay. Sa amin, ang tawag nito, sinapot. Dito naman sa Manila, ang tawag nito ay maruya. Diba? Pwede mo rin itong maging negosyo. Sa amin po dito sa Cavite, ang isang ganyan ay 10 pesos. Sa iba namang nagtitinda ay 12 pesos. So, ibig sabihin, kung gagawin mo itong negosyo, malaki pala yung tubo. Ayan. So, paluto na po halos itong nauna nating salang. At maraming salang yung gagawin natin ngayon kasi marami tayong nagawa. So, ito na. Tinatanggal na natin sa mantika. So, ang ganda po ng naluto natin ang mga maruya. Kasi yung saging natin ay sakto lang yung pagkahinog. So, ayan na po ang ating finished product, ang maruya natin. Thank you!